Sa video na ito ating kilalanin ang isang Filipino singer, hitmaker, songwriter, music director, film scorer, at TV host. Siya ay sumulat at gumawa ng mga kanta sa mga sikat na mga awit tulad na lang ni megastar Sharon Cuneta. Itinuturing na isa sa mga haligi at icon ng original Filipino music. Isa sa mga hurado ng singing contest na Singaling, at dating punong hurado sa tawag ng tanghala ng noontime show na It's Showtime. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, kung maaari lodi pakiclick ang subscribe button upang maging updated ka sa darating pang mga videos. Salamat! Siya si Reynaldo Valera Guardiano, o mas kilala sa tawag na Ray Valera. Isinilang noong May 4, 1954, sa Maykawayan, Bulacan. Siya ay kinasal kay Bernardita Guardiano at sila ay biniyayaan ng apat na anak. Nagsimula ang kanyang recording career taon 1977. Siya ay dating member ng Electric Hair Band kung saan siya tumagal ng 7 taon. Sa taon ding ito nang nilabas niya ang kanyang kauna-unahang kanta as a solo singer at ito ay ang Ako Si Superman. Ako si Superman, pagkasama kita. Na isinulat niya dapat para kay Rico J. Puno. Siya ay binigyan ng pagkakataon ng kanyang dating boss sa Vicor Record na kantahin ang kanyang sinulat na kanta, bukod dito siya din ay tinaggap bilang in-house producers ng Vicor. 1978 nang ma-release ang album na DJ Pet kung saan isinulat niya ang kantang Mr. DJ, at kahit maputi na ang buhok ko na para kay Sharon Cuneta. Bilang kahilingan ni Tito Soto na Vice President ng Vicor Music na gumawa siya ng kanta para sa 12 years old na anak ng mayor, at ito ay si Sharon Cuneta. Ito ay hindi naging madali para kay Ray sa una, dahil hindi niya ma-figure out kung anong kanta ang babagay kay Sharon, aniya, sa edad ni Sharon na 12 years old, alanganin sa kanyang edad ang seryosong love song, at medyo matanda naman para bigyan ng nursery rhyme. Sa huli naisip ni Ray na magsulat ng kanta tungkol sa mga taong responsable sa pagpapatugtog ng mga kanta sa radyo, ang kantang Mr. DJ ay nag-iwan ng marka na pinakamataas na benta. Dahil dito naging magkaibigan ang dalawa. Sabi ni Sharon sa interview ni Deborah Pan sa Star News Asia, siya ay laging nagpapasalamat kay Ray Valera na nagsulat ng kanyang first hit song na Mr. DJ. Bukod kay Sharon, si Ray ay gumawa at nagsulat din ng kanta para sa iba pang artist tulad ng Sorry Na Pwede Ba by Rico J. Puno. Hihintayin kita, sorry na. Ako by Geraldines. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Ayoko Na Sa'yo by Paul Enriquez. Ayoko na sa'yo, nasasakyan mo. At marami pang iba. Habang siya ay gumagawa ng kanta sa ibang artist, siya naman ay gumawa ng kanta at album na para sa kanya. Ito ay ang Malayo Pa Ang Umaga, mula sa album na Ray Valera Volume 2. Malayo pa ang umaga, di mananaw. Christmas Na Wala Ka, mula sa album na The Ray Valera Christmas Album. Siguro sa isang taon ay magkapiling na tayo. Di ko ninais na malayo. Tayong Dalawa, mula sa album na Ray Valera's Greatest Hits Volume 1. Sinasamba Kita, mula sa album na Ray Valera's Greatest Hits Volume 2. Karamihan sa album na ito ay nakamit ang Gold at Platinum Award. Kamakailan ng Vicor Music Corporation ay kinumpile ang lahat na kanta ni Ray Valera sa apat na disc album na may pinamagatang Walang Kapalit. Taon 1983 nang naharap si Ray sa isang pagsubok sa kanyang buhay at career, isang imposter ang gumamit ng kanyang pangalan kung saan sangkot sa iba't ibang krimen tulad ng karnapang at rape. Bukod dito ang nasabing imposter ay nagpakasal sa iba't ibang babae at maging sa pag-hirem ng pera at personal na bagay, ito ay lahat ay gawa ng imposter.
si Ray ay nagpahayag sa iba't ibang pahayagan na kung saan binalaan niya ang kanyang mga fans at kaibigan na mag-ingat sa imposter. Dahil dito si Ray ay sumulat at nag-release ng kanta na may lyrics na naglalarawan sa kanyang kawalan ng kakayanan upang pigilan ang imposter at upang mabigyang babala ang kanyang mga fans, ito ay ang kantang My Fans Are In Trouble. Help me, my fans are in trouble. Help me if you can. Help me, my fans are in trouble. Help me if you can. Ang kinakatakutan ni Ray ay hindi ang pera, kundi ang pananakit na maaaring gawin sa kanya ng mga taong naloko ng impostor. Sa huli, noong 1984 nagpas siya si Ray na tumigil sa show business, kahit pa siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang kasikatan, upang maprotektahan ang kanyang mga fans at para na din makabawi sa oras na nawala sa kanyang pamilya. Nang bumalik muli si Ray sa showbiz noong 1988, pinahaba niya ang kanyang buhok upang mahirapan ang kanyang impostor, mula noon ang impostor ay hindi na nagparamdam. Kalaunan ng isyo na ito ay hindi na sineseryoso ni Ray, ang usaping ito ay kanya na lang dinadaan sa biro at tinawag pa niya itong Ray Bolero. Ang ilang kanta ni Ray ay ginamit bilang theme song sa iba't ibang soap opera tulad ng Sayula, Ang Batang Gubat. Sa sandaling kailangan mo ako. At kung kailangan mo ako. Pangako sa'yo. Noong 2002, kasama si Rico J. Puno at Haji Alejandro, sila ay gumawa ng isang serye ng mga concerts na tinawag na Greatest Hits kung saan highlights ang kani-kanilang sikat na kanta. Nang sumunod na taon si Nonoy Zuiga at Marco Sison ay sumama sa kanilang grupo, at patuloy na nag-concert locally at internationally. July 2005 nang i-release ni Ray ang music album na Panghabang Buhay kung saan kasama ang banda ng kanyang mga anak na tinawag na Salingket. November 9, 2006 nang itinalaga si Ray sa Walk of Fame sa Harden ng mga bayani sa Malolos City, Bulacan. Si Ray ay kabilang sa iilang Bulakinyo na binigyan ng titulong Alagad ng Sining at Kultura ng Bulacan. O sa madaling salita, dakilang alagad ng sining ng Bulacan. Noong Disyembre 2009, naitalaga si Ray sa Philippines Eastwood City Walk of Fame para sa pag-aambag ng kanyang pagkanta at pag-compose. Ang Philippines Eastwood City Walk of Fame ay mahahalin tulad sa Hollywood Walk of Fame sa California, USA. Si Ray ay nanalo bilang Mix Magna Award 2015 para sa pag-aambag bilang isang kompositor, gitarista, musical director at mga awit. Maraming salamat mga Lodi sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe at like button upang maging updated kayo sa darating pang mga video.